Hello mga Kawitik, kamusta na po? Mapapansin niyo ay bagong gupit ulit si Kawitik gawa ng sinubukan kong pahabain niya. Ito yung lalagay ako ng hairnet, ay lagi ning magulo, tas biglang tatawagin may meeting, ang hitsura ko. So para sa akin ay parang ang daming kuskus balungos. So pinaputulan ko na ng maigsi para kahit kaunting pagpag ay ayos na, kahit matanggal na hairnet, kumbaga sa kuhan ay maayos pa rin ang pagmumukha ni Kawiti, ano, kumbaga siya kuhan. So, yung ating piniritong manok, ito na. Tapos, nagprito din tayo ng itlog doon sa pinagpritosa ng manok. Kaya may mga bawang-bawang pa din, kumbaga siya kuhan. So, ito tayo na kumain. At, tali naman ay may pasok. Oh, yun natin din eh. At saka bumili ako dito. UFC, banana ketchup. Tamis ang hang. Yun. Hindi na tayo mag-hot sauce at mga hang na yan. Kain na tayo. Napakadali lang na rin lutuin. Lutong-lutong pa. Bagay siya baon ng mga bata. Anong oras na? Alas 4:16. Sixteen hours fasting. Pero kakain pa si Kawiti hanggang alas 8 ng gabi. Hanggang doon lang tayo pwede. Ban, this is an hours, 20 hours fasting. Pag alas 4 din ng hapon, alas 6 ng umaga din sa inyo. Nalalaban din na rin. Yep. No, kung gano'n ko ito. Ang lasa pa. Sarap nga ng nanay magtimpla ng ng manok. Naunawaan ko ang nanay kung bakit ang pagtitimpla niya ng manok ay kakaiba. Wala kami rep. Kaya siguro ang pambaba niya, suka, para hindi masira. Para kahit nakatakip doon dalawang araw, tatlong araw, pwede pa, no? Dahil ang tiyo ko na kasama namin sa bahay ng nanay, kita ko eh. Pag nagbaba din ng ribs naman yon, yung mahabang ribs naman, ganyan kahaba. Tapos gagayt-gayt din yun.
Na buto lang. Buto lang ng mismong ribs. Ibababad noon. Tapos tanda ko na sa ilalim ng lamesa. Ako maghapong ano? Nagising ako alas 9 na ng umaga. Umalis si Talia mga ganong mga 8:30. Pero ako gising ng 5:30 hanggang alas 6. Guha ng body clock. Talagang ang pasok umaga eh. Ayaw gigising. Ang ginagawa ko pag wala akong pasok ng Biyernes, Sabado, Linggo. Nabangon pa din ako ng ganung oras, mga 5:30. O kaya mga alas 6. Magkakape kami ng dalawa ni Talia. Tapos ako, babalik ako ng tulog ng mga alas 9. Ang kape ko, itim lang. Walang asukal. Walang creamer. Kaminsan lang, siguro sa isang buwan, apat na beses lang. Pag nandito lang si Talia. Dahil daw marunong magtimpla ng kanyang kape doon. Apihan. Excuse me, binili siya ng kanyang ina ng ninja na malaki. May kapihan na. Tapos meron pang gawaan ng bula ng kopi. Tapos naregaluhan ko pa yun ng ano, gawaan ng gatas. Halimbawa, almond milk. Halimbawa, ay cashew milk, pecan milk, kung ano nung gusto niyang creamer. Wala lang ako mapaglagyan ng mga asin-asin ko doon. Nakanya ng area yun eh. Yun sa may lutuan ko. May juicer pa yun. Ha? Meron pa yung bullet. Diyos ko po. Salutong na iyan eh. Malagay ko na rin. May bawang si Talia ng manok eh. Sabi ko magbawang ka. Ayun mga kawit eh. Paano? Diyan na kayo? Pasok na naman. Ba! Ay, bebes pala diyan. Happy blessed Sunday sa inyong lahat diyan. Pag-isin ninyo. Yung mga laging nasimba, magsimba kayo. Yun ang mga nagdadasalaan sa bahay. Ay, ayos din yun. Huwag kayo mawala ng pag-asa at paniniwala. Na kung anong mga pagsubok natin ngayon, ay ating malalampasan. Ayan may hindi binibigay. Hindi yan ibinibigay pag hindi kaya. Kaya lagi tayo magpakatatag. Excuse me, dahil lagi yung may solusyon. Ay. Parang ako may pasta. Kapag noodles na. Pero gusto ni Talia yung salmon namin. Bumili siya ng salmon. Ibe-bake natin. Bongga mga kawiti. Sasala ako ng labahan. Dahil Linggo na bukas. Pag Linggo na. Kailangan may uniform na Lunes. Ano? Hindi, may uniform pala. Uniform na to lang.
pantalon, medyas, pantebra, damit. Ano? Sadya na kayo. Maraming salamat sa lahat ng sumaybay. Talagang hindi niyo ako pinababayaan. Ingat kayo. At sa mga bago nating followers, huwag niyo na pong intindihin ang aking mga pagdadasal dahil hindi po ako nagdadasal ng pagsarap ng camera. Tayo may kanya-kanyang paraan kung paano tayo kumunekta kay Lord, kung paano tayo makapag-usap sa kanila. Kahit pa kung nasaan kayo, basta nakikipag-usap kayo sa kanya, walang problema yun, ano? Huwag na tayong maging magdasal bago gawin yun para sa sarili nyo, pero hindi nyo pwedeng diktahan ang mga taong may sarili-sariling way kung paano magpasalamat, kung paano manalangin, kung paano humiling. May kanya-kanya tayo, ano? So, yun lang mga kawiti. Maraming salamat po talaga sa lahat ng sumusuporta. And God bless and happy Sunday. Bye-bye!